tayo sa ano? Next tayo sa power. Pwede na ako mag-move sa power. Okay lang. Yes po. Pwede na? Sige. Move tayo sa power. So, hanap lang ako ng power. So, ano, tandaan natin, no? Every time na maglilipat tayo ng page, every time na maglilipat tayo ng page, kailangan natin gumawa ng, ano, ng panibagong scale. Kasi kapag hindi tayo gumawa ng scale, sayang yung ino natin. Sayang yung kinuha natin ng, ano, ng mga datas. Dito naman sa power, ganun din ang gagawin natin. So, sample tayo ng isa. So, count tayo. Kaya lang, po pwede siya mag-count. So, wag na muna tayo mag-count. Patay ng scale. So, scale tayo. Metric ulit tayo. Metric tayo ng 4,000. 4,000 mm. 4,000. So, okay tayo. 4,000 mm. Tapos, hanap tayo ulit ng 4,000. So, tapat natin ng 4,000. Dito. Then, dito. So, pangalan natin siya. Scale. Okay. Then, ayun na. So, kung pwede naman tayo hindi mag-scale, kung gagawin natin is count lang. Pero kung susuka tayo ng linear meter, kailangan natin mag-scale. So, count tayo, no? Count tayo. Count tayo. So, count tayo. Lagay natin kung anong PB number siya. So, dito is PB5AD circuit number. PB. That 580 tapos slash 22 circuit number 22. So okay lang natin, gaya ng sinabi ko po, pwede niyong palitan siya kung ayaw niyo ng circle, pwede niyong square, pwede niyong palitan ng kulay na gusto niyo, favorite color niyo blue, green, yan pwede niyong palitan. Okay tayo. Then ang gawin natin, bilangin natin yung outlet na nasa loob ng PB580 circuit number 22. So sundan lang natin yung lines kung ilang piraso siya. So ito, then punta. Ito. Ito. So, ito. Hanggang dito lang naputol. So, ang ibig sabihin, ang laman ng ano ng PB380 natin, apat na outlet. So, ayan, apat na outlet lang naman ng PB380 natin. So, escape natin. So, kung gusto natin malaman kung gaano siya kahaba, linear tayo. So, lagay natin PB580 slash 22. So, tingnan natin kung gano'ng kahaba. Lagay natin yung wire. So, ito. Punta rito. Tarito. Sorry, ito sa kabila. Yan. Stop. So, yan. Ganyan kahaba yung ano natin. Yung PB580 circuit number 22. So, haba niya is 86 meters yung wire niya. Linear meter niya. So, kasi yung wire niya, ilang times tumupa yan, plus grounding ka pa. So, sa linear meter muna tayo. So, 86 meters yung wire niya. Kaya lang, ang ano niya kasi is tatakbo pa ng electrical room. So, dagdag pa tayo. So, continue tayo. Continue natin siya.
PB5 wire ito. So continue natin siya rito. Pupunta siya ng electrical room. Kasi nandito na naka-locate. Ito yung mga panel niya. So ito is PB5AD. So dito natin siya i-locate. So yun. Ganun siya kahaba. 49 linear meter. Yung circuit 580 natin. So times 2 kasi line 1, line 2. Line 1 neutral. Tapos yung ground natin 49 meter din para sa ground. So sa ngayon yun muna ibigay ko sa yung estimate, pero kung medyo maluwag-luwag pa ako sa susunod, ituruan ko rin kayo kung paano mag-sizing ng wire. So pag-size ng wire, kung anong wire na dapat gagamitin, maano natin yun, siguro sana abutin natin yung session. Kaya bigyan lang kayo ng activities. So yung ganun lang yung ano, ganun lang yung pagsukat na itong ano, quantity ng outlet. So sa loob naman tayo ng unit. So sa loob ng unit, ito siya. Count tayo ulit. So CO. CO sa unit. So, okay. CO niya isa. Dalawa. CCO is counter outlet. So, pwede nyo siyang isama. Pwede din ihiwalay nyo. Pero, normal outlet lang din naman siya. Isama na lang natin. So, yung ref outlet natin, ihiwalay na lang natin ng outlet. Ihiwalay na lang natin ng bilang yan para mas madali natin mabilang, kasi normal yung normally yung outlet kasi ng ref is nakarekta siya dito sa may sarili siyang kasing circuit. So hindi siya nakasama doon sa circuit ng mga normal CO, kasi yung keycard natin once na walang tao diyan, hindi kasi namamatay, nakabypass yung ref natin. Para hindi siguro mabulok kung anong man laman nandun sa loob. Halimbawa may ice cream ka dun sa loob. Naka-bypass siya sa loob ng panel board. Kapag inalis yung keycard natin, naka-under pa rin yung ref natin. So, yun lang yung mga outlet natin. Then, sunod natin, GFCI naman, GFCI outlet. So, GFCI. Okay. Tapos, ito lang isa. Then, okay naman na yun. Count natin ulit. Water heater, WH. Water heater, count natin ulit siyang isa. Tapos, yung ref, count natin ulit ref. Okay. Okay. Yun. So, ganun lang mag-quantify ng ano. So, ganun lang mag-quantify ng ano. Ng outlet. Outlet natin. So, may tanong. From group 3. May tanong? Group 3. So, bali, yung ano po, sir, yung bali po yung gagawin po namin sa sukat, yung mismong haba, saka mga ano lang po yung mga bilang na. No, wag muna yung sukat siguro. Bilang na muna tayo. Ah, bilang lang pa. Bilang lang tayo. Gusto nyo ba isang may sukat? Wala na tayo gagawin sa susunod. Sige po sir, bilang lang po sa. For this week lang naman. Madali naman magbilang yan eh. For this week lang naman, tapos sa sunod. Para ano, para tawag dito, step by step natin na ano. Na natututunan. Pero yung ano yung pagsukat lang yan eh. Ganyan din yun eh. Ganyan din yung magsukat man ng linear meter. Okay na, group 3. From group 3. Opo, sir. Wala nang tanong. Group 3. O sa ibang grupo, kung wala sa group 3. May iba pang concern.
Gets na ba ng lahat? Basta ang gawin natin is kailangan natin ng ano ng panel board kung saan siya pupunta. Ito. Para madali natin siyang ano i-identify kung saan siya galing, saan siya pumunta, saan siya tatakbo. Opo, sir. Yung sa pagbilang po saka yung sa kung saan tatakbo, yun po yung gawin. Oo, saan group ka? Group ka galing? Three po. Sige, oo, ganun. Itong kung saan panel siya galing, kung anong circuit number, para alam natin siya, yan. Limbawa, dito sa designation, naglalagay naman yan dito. Kung ano yung nilagay natin doon sa ano kanina. Sa description kanina. So, automatic naman na yun. Okay? Abo, sir. Lahat ng mga outlet na ano na kailangan natin dito. Iba-ibang kulay na lang po, sir. Wala mang problema kung ano kung pare-pareho. Hindi kasi pero nasa inyo kasi yun kung paano niyo 'yan eh. Kung mas madali sa inyo iba-iba kulay, okay lang. Kasi dito naman natin makikita 'yan dito sa gilid. Nakita niyo ba? Yung sa label naman po yung mahalaga. Oo. Dito naman sa gilid yan. Tapos ang mangyayari niyan, halimbawa ito nakuha niyo na to. So kung gusto niyo bilangin isa-isa, wala namang problema. Pero pare-parehas kasi siya. So pwede natin siya i-times lang kung ilang kwarto siya. Halimbawa, ang ating executive natin 6 na peraso. So i-times 6 lang natin. Makuha na natin total quantity niya. Kung yung ito. Halimbawa, executive with adjoining executive suit. Yung junior. So, mabibilang kasi natin, nakalagay naman yung kasi dyan kung ilang peraso siya. So, kung itong junior, kung sabihin natin 86 peraso yan, so times natin 86, yun na yung quantity nun. Group 1, may tanong sa group 1? May ano ba? May nag-join ba sa group 1? Ilan ba tayo rito? May nag-join dito sa group 1? Meron po. Oo, sige. Parang advance na lang din sa inyo para next time ano na tayo may guide na tayo. So far may tanong sa group 1? Wala po. Wala, okay na. Sa group 2, yung sa lightings kanina. Okay naman po, sir. Okay na, wala nang tanong. Group 3. Sir, last na, sir. Sorry. Oo. Sige. Yung kunyari, sir, pag nabilang na po lahat, kunyari po, tapos ito times na po sa 86. Saan po ipapakita yun, sir? Sa Excel. Sa Excel po. Oo. Sir, question din po pala sa group 2. Di po ba may magsusukat po? Bilang lang din po muna kami. Saan kang group? Group 2 po. Sa... Oo, quantities muna tayo sa next. Siguro next week na tayo magbilang. Gusto mo magbilang? Gusto mo magsukat? Next week, no? Ha? Gusto mo magsukat? Hindi po, sir. Next week, no? Ang busy ko din kasi. Kaya yung unti-unti lang natin. Unti-unti lang natin. Pero kung gusto niyo magsukat, magsukat kayo. Tapos next week, yun ang ipasa niyo sa akin. Hindi po, sir. Sakto lang po yan, sir. Oo. Quantify muna tayo. Quantities muna kunin natin. Okay. Wala nang tanong. Okay na. Nagets ba na lahat? Nagets na lahat. Yung sa ano, sir, na pag pinagawa na po sa Excel, yung katulad lang po dun sa load sked. Oo, parang ganoon lang. Gusto niyo ba i-transfer natin Excel madali? Okay lang po, sir. Oo. Yeah, transfer natin sa Excel. Sige po, sir. Dito tayo sa page. Estimating. So, kung makita nyo, ito na yung kinuha natin. So, gawin natin export to Excel. So, ganoon lang siya kadali. Kung ano yung kinuha natin doon, i-export lang natin sa Excel.
So yan, pindutin mo lang export to Excel, tapos bukas ka na Excel. Ayun na siya. So ganoon lang kadali. Dito na siya sa Excel. So kung nilagay natin kanina yung F1 sa ilaw kanina sa lighting, sa F1A PB380, so F1B PB380, PB380 /1 wires. So nandito na siya. Nandito na yung quantities natin. So nandito na yung mga linear meter natin kung ilang mm. So 9 inch, 8 inch. Okay. Gets na? Yun lang, ganun ang kadali. Okay po, sir. Salamat po. Okay. Okay na. Sa group 1, group 2, group 3, tanong. Tanong. Okay na, group leaders. Tanong. Tanong, group leaders. Group leaders o members na ano na may mga ano pa. May mga gumugulo pa sa isip nila. Baka may ano pa, may mga hindi pa na. Okay na po, sir. Okay na. Sige, pwede na siguro natin ano. Yun lang yung pag ano, pag Excel ah. So, pwede na siguro natin i-end yung ano. Nakatulong ba yung ano, yung video? Yung pag demo ko. Opo, sir. Maraming salamat po. Sige. Okay na. Wala nang tanong, i-end na natin siguro yung ano.